Okay, MP, ito ay papayo ko lang sa mga gusto magpatayo ng bahay. Unang-una mga ka-MP, ipapayo ko, kung malimbawa man ay kayo ay bibili pa lang ng lote, ang piliin yung bilhin ay yung medyo mataas ng konti sa kalsada. Kasi alam nyo kung bakit, napaka-importante nun. Kasi ang mga gumagawa ng bahay, ang isasuggest sa inyo, ay dapat ang flooring nyo ay mas mataas sa kalsada. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi ang flooring ng bahay ay na mas malalim pa sa kalsada, unang-una, kapag umulan o bumaha, kapag mas mababa pa sa kalsada ang inyong bahay, ay unang-una, doon ang papasukin ang unang bahay nyo. Kasi ang mga tubig na ulan, ang tubig ng ulan ng kalsada, ay naghahanap yan ng pinakamababang lugar. Kaya hanggat maaari, ang bilhin yung lote, medyo mataas. Saka pangalawa, kung mababa ang nabilhin yung lote, magbabackfill pa kayo. At doon sa pagbabackfill na yon, baka bumili kayo ng lupa. Siyempre, tatambakan yon para tumaas kayo sa kalsada. At bukod doon, pagka backfill lang ang inyong lupa, ay hindi ganun katibay yung pinaka-pundasyon ng inyong bahay. O pwede naman tumibay, kaso gagawa nyo na naman ng paraan para tumibay. Pwedeng mag-asintada kayo, mag-re-retaining wall pa kayo. Doon pa lang, napakalaking gastos ng naigugol nyo. Baka na kumbaga 50% na ng budget nyo, napunta lang doon, hindi pa kayo nakakapagpatayo ng bahay. At once na nag-start kayong magpatayo ng bahay, kukulangin na talaga yung inyo pong budget. Di ba po ba? Okay, mga ka-MP. At ito yung pangalawang tips ko para sa mga gusto magpagawa ng bahay. Minsan nagkakamali kayo sa pagpili ng manggagawa. Napaka-importante po ng pagpili ng manggagawa. Kasi halimbawa po, kung kukunin nyo sila, itanongin nyo muna sila kung saan ba sila sanay. Kung sanay sila sa mga high class na bahay, mga residential. Siyempre, ang sasabihin niyan po sa inyo ay yung mga materialis na magaganda at mga quality at standard na materialis ang kanilang babanggitin sa iyo. Paano po halimbawa, yung budget nyo pang saktuhang bahay lang. Doon pa lang po, maaari na kayong magkulang sa budget. Tapos po, halimbawa, siyempre, dahil nga ganun yung nakuha niyong manggagawa, hindi rin naman po basta-basta yan magbibigay ng mga murang materialis. Kasi kung ano lang po yung nakasanayan ng isang manggagawa at kung ano lang rin po yung alam nila, ayun lang din po yung sasabihin nila. O halimbawa naman po, pangalwa, ang nakuha niyo naman pong manggagawa ay sanay lang sa housing o sanay lang sa mga maliliit bang bahay. Ang alam lang din po niyan ay yung mga, sanay po yan sa matitipid. Pero yung mga kanyang ginagawa, matitipid nga, pero hindi naman po ganun kaganda. Ngayon, ganun po yung nakuha niyong manggagawa, yun pala, maselan po kayo. Hindi niyo nagustuhan ngayon yung pagkayari ng kanyang mga ginawa, pati mga materialis niyang binili. Naiisipan niyo po siyang papalitan kasi hindi, dahil nga maselan kayo, papapalitan niyo ngayon, ipapaulit niyo. Isa pa rin po yan sa pwedeng maging dahilan ng ma-over budget kayo, ma-short yung pera sa pagpapagawa ng bahay o maging dahilan pa na hindi nyo matapos ang inyong bahay. Hanggang dito na lang po at sana ay meron ako sa inyong naibigay na tip. At patuloy po kayong sumubaybay sa ating ka-MP. At ito na po, babanggitin ko na po yung mga nanalo nung nakaraan sa ating question and answer. At sa mga gusto pang manalo ay sana ay tuloy-tuloy lang sa pag-share at pag-subscribe mga ka-MP. Ito na po yung mga nanalo. Shout out mo po. Shout out po pala kay Dayan Villamor, taga Bicol, Ray Peralta, taga Maynila, at kay Chris Peña, taga Caloocan, kay Michelle Bourbon at Mary J. Bourbon. Shout out po. Gusto ko sa inyo magpasalamat dahil kayo naki-join sa aking palaisipan. At dun sa mga hindi pa nanalo, ay ninanais ko na mag-subscribe ka. Importante na mag-subscribe ka dito kasi para malay mo, ako ay magpa-question and answer uli, mauna ka makasagot.
nang sa ganon ay may chance ka rin na manalo o magkaroon ng maagang pamasko sa KMP vlog. Abangan nyo na lang po sa susunod kong vlog kung paano proseso natin, kung paano kayo mananalo. Ay i-announce ko na lang at bilang patunay po na naibigay na natin yung panalo, ay sinubukan kong interviewin yung naiabot ko man lang ng kasa dahil malapit lang naman, ay subukan niyo pong pakipanoorin na lang. Nanalo po. Siya po yung nanalo. Salamat. Ano sabihin? Dahil nanalo ka na ang 200. Thank you, KMP. Legit na legit. Nanalo kami ng 200. Thank you po. Sige. Salamat. Welcome. Welcome. Ayan, kung nagustuhan mo ang aking video, baka pwede na mag-request ako sa'yo na paki-like, share, and subscribe at paki-hit na rin ang notification bell nang updated ka sa mga bagong video ko pa na gagawin. At hanggat maaari, please subscribe para kung gusto mong sumali sa aking mga question and answer ay magkaroon ka na maagang pamasko. At kung gusto mo ako'y magpalaro na sa sunod kong video, ay mag-comment ka naman ng yes! Yes, yes, yes. Bye-bye.